Native to the tropical Americas, and many of these species are very popular because of its decorative and colorful foliage. And these plants called Calathea, or other known as prayer plant. Mabuhay! Kumusta po sa ating lahat? Welcome back po to our channel. This is Gina from Barcelona, Spain. Ang inyong pong plantita from Plant from the Heart. Kung bago po kayo sa aming channel, please don't forget to like, share, and subscribe. At pakiclick na rin po ang notification bell para ma-update kayo sa mga video na ipalalabas namin. Guys, sa mga nagdaan po naming videos, if you still remember, paulit-ulit kong sinasabi sa inyo na matagal po akong makamove on kapag ako ay namamatayan ng halaman. And one of those plants na talagang naapektuhan ako ng bongga ay itong Calathea. And that was 4 years ago nung huli akong mag-alaga. Namatayan ako ng 2 beses ng Triostar at namatayan din ako 2 beses ng Maranta. Guys, by that time I know the fact na wala akong ibang pwedeng sisihin kung bakit ako namatayan ng Calathea ay dahil na rin sa kababayaan ko. Kasi nga naman that time, wala akong concern sa kanila. That time, mga halaman sa akin, although mahilig akong sa halaman, pero para sa akin, parang dekorasyon lang sila sa bahay. Hindi ako nagkaroon ng time, hindi ako nagkaroon ng effort kung paano ko sila tamang alaga. Kaya ngayon, naiintindihan ko na kung bakit ako namatayan ng Calathea 4 years ago. Now, the good news is, naka-move on na po ako ng bonggang-bongga. At ngayon, pwede ko nang sabihin sa inyo na I am ready para magkaroon uli ng Calathea o Calathea dito sa aming bahay. And that is, I decided to come up with this video para may share ko sa inyo yung mga bagay na naging mali ko noon nung magkaroon ako ng Calathea 4 years ago para hindi maulit sa inyo, lalong-lalo na sa mga beginners. Guys, actually, 3 months ago, I decided to start again na magkaroon o mag-alaga ng Calathea dito sa bahay. Yun nga, bumili ako, natukso ako na sabi ko tatry ko ulit. Sabi ko by that time, kung bibili ako yung propagated Calathea na lang. When you say propagated Calathea or propagated plants, sila yung mga maliliit lang. Though hindi natin masasabing fully stable sila, but usually kapag ka nasa kamay na natin, tayo na lang talaga yung magpapa-stable sa kanila, depende kung paano natin alagaan yung halaman na dinadala natin sa bahay from the garden. So, by that time, 3 months ago, ayun nga, natukso akong bumili nitong si Mirac. Siya si Calathea Mirac. So, guys, kung mapapansin nyo yung dahon ni Mirac, so far so good, wala siyang brown tips, walang nagyayelo sa kanya. First 1 month ko siya na nandito na siya sa bahay. Alos kung pwede lang, dinidiligan ko siya pero ayokong kung pwede lang na hindi ko siya pansinin. Ay hindi ko talaga papansinin kasi sabi ko baka maudlot. Ito baka sabi ko tatagal lang to sa akin ng 1 buwan, tatagal lang siya sa akin ng 2 buwan. But then nakita naman ninyo in 3 months time, ito na si Mirac. Nakakatuwa lang na, 'di ba? Sabi ko nga oh my god, talagang marunong na pala ako ngayon mag-alaga ng Calathea. Nung 2 months na si Mirac sa akin, nag-decide ulit ako ng bumili pa ng isang propagated Calathea. At ito nga, dumating naman dito sa bahay, itong si Borley Maxi. Si Borley Maxi, guys, ang kanyang dahon ay lighter compare dito kay Mirac. Pero yung kanilang detailed sa kanilang mga leaves, may talagang, almost the same. Itong si Borley Maxi, so naka 1 month na siya sa akin. Doon sa 1 month na yon, nakita ko hanggang ngayon, okay pa rin kanyang mga dahon. So sabi ko, natutuwa ako, no, iniisip ko, sabi ko, my God, I guess I'm ready na magkaroon ulit ng Calathea sa bahay. And then isang araw na sabi ko, naka-move on na nga ako. Kasi gusto ko na ulit, eager na ulit akong magkaroon ng Calathea. At sabi ko, ready na talaga ako kung paano ko sila ititreat. Ready na akong maging mamshi para sa kanila. And so guys, now that I am ready na maging mamshi sa aking mga Calathea,
I would like to introduce to you all ang bagong kapamilya dito sa bahay, aside from kay Mira at saka kay Borly, Maxi. So, makikita nyo dito sa harapan ko, nandito na si Calithia Ornata. So, ayan siya guys, ang laki-laki niya. At ito naman si Obi Folia. Tanggalin natin yung plastic kasi actually, nakabibili ko lang sa kanya. At naka-plastic pa siya. Pati actually, ito rin si Ornata. Kabibili ko lang pero wala naman siyang plastic. Ito lang si Obi Folia. So, ayan guys, meet my Calithia Obi Folia. Ito naman siya, laki-laki niya. Yung dahon niya malaki pa sa mukha ko. Oh my God, hopefully talaga. By this time around, maalagaan ko sila ng bonggang-bongga compared dun sa una kong naging Calithia. Ayan guys, I am so happy na after 4 years, meron na ulit akong Calithia dito sa bahay. And I'm still hoping and praying na rin na maging okay sila. At talagang mabigyan ko sila ng time and effort. At syempre yung love. Para naman na maalagaan ko sila at mapalaki ko pa sila ng maayos. Now that I am ready na maging momshie sa aking mga Calithia, allow me to share with you yung mga bagay na dapat nating iwasan o wag gawin para hindi ma-damage ang ating mga Calithia. So let's talk about some mistakes na nagagawa natin o nagawa natin ng mga past few years, past few months kung bakit tayo namatay ng Calithia na katulad na nangyari sa akin. Number one mistake, normally pag bumibili tayo ng ating mga halaman, hindi lang Calithia, from the garden, mapapansin nyo, almost 90% ang ginagamit nila is coco peat or peat moss. Bakit? Because according to them, ang peat moss or coco peat ay napakagaang gamitin para sa mga halaman na tinitinda nila. And ito ay very easy kapag itatravel na yung mga halaman o ibabiyahe na doon sa kanilang pinagdadalahan din ng mga tindahan o mga customers. So tayo na bumibili ng Calithia, akala natin adequate na soil na yung peat moss or coco peat without anything else na meron siyang mixture doon sa lupa na yon. So, akala natin okay na yon, but ang hindi natin na-realize na ang coco peat kasi guys at ang peat moss, nagre-retain talaga sila ng enough water kapag dinidiligan natin ang ating mga halaman. The tendency is, kapag yung halaman natin na nabili, bukod sa Calithia, ay hindi naman talaga nagre-require ng moist soil, eh talagang magro-root rot ang ating mga halaman. So, when it regards to Calithia, kapag bumili tayo sa ating garden, i-check natin mabuti kung ano ba yung lupa na ginamit. But, as what I have told you before, almost 90% from the garden ginagamit nila ay peat moss or coco peat. So, mag-research tayo, alamin natin kung ano yung adequate soil na para gamitin natin sa ating mga Calithia. Number 2 mistake, water. Ang mga Calithia po, tatandaan natin, napaka-sensitive nila when it comes to water na dinidilig natin. So, I guess, kung kaya nating mag-invest ng budget para sa ating mga Calithia, at alam naman natin na hindi biro ang presyo ng mga Calithia na yan, lalo na yung mga ganito kalalaking Calithia. So, I guess, kung kaya nating mag-invest ng enough money para sa ating mga Calithia, siguro naman pwede rin tayo mag-invest ng distilled water para sa atin mga Calithia na siyang gagamitin nating pandilig sa kanila. Lalo-lalo na po dito sa mga kababayan ko sa Spain, alam naman natin na pwede tayong makabili ng mga 8 liters na water from sa mga groceries na magkakahalaga lang ito ng 70 cents, 65 cents. So, mag-invest tayo ng maliit na pera para doon sa ipandidilig natin sa ating mga Calithia. Kasi, sayang ang pera natin na nag-invest tayo ng malaking pera para bumili nito at magkaroon sa ating mga bahay. Tapos, nagtitipid tayo o gumagamit tayo lang ng tap water sa ating mga Calithia.
Because guys, hindi nyo na itatanong, napaka-sensitive nila, lalong-lalo na sa mga tap water na yan. Dahil yung tap water na yan, bukod sa may chlorine sila, malakas ang kanilang mga fluoride. Which is, yun ang magpapadamage sa ating mga kalithya. So, ano bang epekto nitong mga fluoride nito at chlorine? Doon mag-i-start, mapapansin nyo, magba-brown tips ang mga dahon ng ating kalithya. So, wag na kayong magtaka pag nag-start na yon. Wala nang ibang dahilan, kundi yung paggamit natin ng tap water sa kanila. Number 3 mistake po. Ang kalithya po, they thrive well in low to medium sunlight. So, hindi natin sila kailangan ilapit sa ating mga windowsill na kung saan doon nakikitaan natin ang bright indirect sunlight. Always remember po na hindi po lahat ng halaman ay nagre-requires ng bright indirect sunlight yung itong mga ating indoor plants. Natandaan po natin, itong mga kalithya, they thrive well in low to medium sunlight. So, kung meron po tayong bahay na merong bintana na nasisikatan ng araw, tinatamaan ng sikat ng araw, o pumapasok sa loob ng bahay natin yung liwanag na yun, huwag nating ilalagay doon sa window sill ang ating mga kalithya. Or else, ilayo natin sila ng konti. Kasi kung gagawin natin yon na malapit sila sa bintana, pwede rin mag-burn yung kanilang mga dahon. Na from there, mag-i-start na maging hindi na maganda ang ating mga kalithya. Moving on, let's talk about number 4 mistake na pwede nating magawa sa ating mga kalithya. Guys, iwasan natin ang palipat-lipat ng pwesto sa ating mga kalithya. I know the fact na katulad ko din, nag-uumpisa ako since alam nyo na, decorative lang sa akin ang mga halaman. Minsan pag nagsawa na ako, nandoon siya sa isang sulok, ililipat ko naman siya doon sa kabila. So ang hindi natin alam, ang hindi ko pala alam noon na ang mga halaman, aside from kalithya, almost lahat ng halaman, mapa-indoor, mapa-outdoor yan, na nasa pots, kapag madalas natin silang inililipat-lipat o iniiba-iba ng lugar, sila pala ay nai-stress. So, isa sa mga sign na kapag na-stress ang ating mga halaman ay kapag nag-pale na ang kanilang mga dahon. So, guys, isa yan na sa napakahalagang bagay na dapat nating iwasan. Pwedeng iisipin nyo na para namang hindi totoo, pero maniwala kayo sa akin, totoo na mai-stress ang halaman natin kapag hindi tumigil yung kamay natin sa pagpapalipat-lipat sa kanila sa loob ng bahay natin o mapalabas ng bahay natin. Guys, lastly, pag-usapan natin with regards to kanilang mga fertilizer na pwedeng makadami sa kanila. Iwasan natin o ingatan natin ang paggamit sa kanila ng mga fertilizer. Kasi kapag nasobrahan tayo ng gamit sa kanila, isa din yan sa dahilan kung bakit nagbo-burn ang tips ng mga dahon ng ating kalithya. Now na dito sa Barcelona, para sa mga kababayan ko dito, since nasa winter time na tayo, I guess hindi na natin kailangan gumamit ng kahit anong fertilizer sa kahit anong halaman natin. Because alam natin na with this season, ang mga halaman natin ay natutulog lang. So, hindi nila kinakailangan ng mga fertilizer na yan. So, kailan ba ang dapat ulit natin gamit nito? Pagdating na o pagpasok na ulit ng spring. So guys, sana po nakapagbahagi ako sa inyo in my own little way ng kaunting kaalaman dito sa pag-aalaga ng ating mga kalithya. Especially sa mga beginners na babagong plantito at plantita na katulad ko. Marami pong salamat sa patuloy ninyong panonood, sa mga nag-subscribe, sa mga patuloy po na sumusuporta sa aming channel. Mabuhay po tayong lahat. Keep safe. God bless. And please don't forget to plant from the heart. Bye! Adios!